Perfect po ninyo sa ating mga botante. Ano po ang maaaring asahan ng ating mga botante, malaki ang pangyayari ko? Well, unang-una ay siyempre ako ay susuporta sa aking kong kumakos naman siya. Ako po na lang sa ating at si Mayor Uday Sara. At ang aking mga advokasya ay na kung paano iangat ang aking pamilya. At sa ganyang bagay ay nais ko na naman ng microindustrialization na kung saan ay mag-ihikaya tayo ng mga investors na mag-pull up ng mga factories sa mga bayan-bayan. At kahit na maliit na mga factory, hindi na kailangan kasi laki ng isang corporation na ng kumpanya. At kung ito ay maaaring magbigay ng trabaho sa ating mga bayan, kahit isang daang tao, dalawang daang tao, bawang bayan ay meron ganyan, eh masusolusyonan natin ang problema ng unemployment at ang kahirapan. Yan ang isa sa mga aking palakalan. Para gawin natin yan, kailangan natin na magkaroon din ng foreign direct investments at ating pagbunin ang konstitusyon para mag-open ang ating economy. Magkaroon tayo ng free enterprise at papayari natin pumasok ang mga international investments sa malakapian ng foreign direct investments. At para gawin yan, kailangan palitan natin ang konstitusyon. Well, malinaw na malinaw mga kaibigan ang advokasya po ni Attorney Larry Ganon. Your final message, Attorney Larry, sa ating mga lalo-lalo na po sa mga supporters ng Partido Federal ng Pilipinas na ngayon po ay nakikinig sa buong mundo. Meron po tayong 42 chapters ng OFWs, meron po tayong chapters all over the Philippines at dyan po lahat ng opisyalis ng Partido Federal ng Pilipinas. Nananawagan ako sa mga ating kababayan na suportahan ang ating sa Rayo Pitin. Sabi po na mga kasamahan ko ang kasinagawa ng candidates sapagkat kami ang magsusulong ng mga programa na gano'ng advokasya ng administrasyon Bongbong Marcos at Uday Sara. Kaya kinakailangan na tulungan natin. Humihingi ako sa inyo ng suporta sa lahat upang kami ay maihalal magmula kay BBM Uday Sara at sampung na mga senatorial candidates. At doon naman sa mga nais makinig ng aking mga advokasya, ng aking mga plataforma, ng aking mga legislative agenda, kayo ay umutot naman dun sa aking Facebook na Attorney Larry Ganon at Attorney Larry Ganon 2022. Nakapaloob doon ang aking mga advokasya at legislative agenda. Mga kaibigan, sa darating po ngayon, Mebe, Attorney Larry Ganon ang ating boto para po sumuporta kay Pangulong BBM. Larry Ganon! Larry Ganon! Maraming salamat. Pawalan mo mo! Maraming rin salamat sa Partido Federal sapagkat ako ay na-adopt na candidate ng BBM. At kasama ang ilusang bagay-salitanan, tayo ay sangga at tayo ay mararating natin yung ating gustong pangunan. Kasama tayo ang babangon muli. Maraming salamat po. Yeah, picture taking. Ano kayo? Interview mo? Ha? Katatapos lang po mag-interview ni Sir Noli Yala ng dating PBA Commissioner yan kay Attorney Ganon. Yan. Sige po, ikot-ikot lang po tayo mga kasukay lang. Yan. Marami pa po tayo may interview dito. Dito pa. Quarters, even the billboards, its papers and posters. Ano yun? Pagdating ko, yung tenor na sila niya, talagang todo-todo ang support na nila ngayon sa kay Milano Beto. I agree also that this is all because of BBM's candidacy. Nakasalalay din sa kanya ng malaki ng hali. Thank you.
Ayan, mga community, napakadaming media dito, no? Nagko-cover. Itong proclamation rally ng Unity. Ayan. So, ayan po mga pasuki ka Unity. Naghihintay pa po tayo mag-umpisa itong proclamation rally ng Unity, no? Ayan. So, napakarami na pong tao ang mga nakapasok na sa loob. Ayan. So, sa kasamaang palad po, hindi po tayo makakapasok at wala po tayo yung ticket. Yun po, nanggagaling po sa mga leader yan, sa mga coordinator yan. Hindi po tayo pinalad na mabigyan, ano? Hindi po pala po pwede rito walk-in. Ayan. So siguro mag-aabang-abang na lang po tayo mga ka-Unity team. Kung ano po yung kaganapan dito, maya-maya po napanayan po natin si Larry Gadon. Ayan, nakakuha po tayo ng footage. Ayan, andito po, kung mapapansin nyo, marami po nga mga media na dito, no, na mag-coverage para dito sa gaganapin na proclamation rally or Unity team. Ayan. Kita yung